guys! Welcome to my vlog! So, antagal kong hindi nag-vlog. Mga almost 3 months ago na. Kasi medyo na-busy din ako. Kasi naglipat din kami ng bahay. Dito yung bago na yung bahay. Hindi ako makapag-house tour kasi hindi rin naman namin ayos pa yung bahay. So, wala pang laman! Wala pang laman. Hindi pa talaga siya naayos. Hindi pa na-organize lahat. Ngayon, ang vlog ko ngayon ay... sa tungkol sa pagkain ko ngayon ng sushi, nigiri. So, kasi hindi pa ako nakatikim ng sushi. Hindi pa ako nakakain ng sushi. So, itatry natin siya ngayon. Hinihintay ko yung delivery man na nag-order ako ng sushi. Kasi nag-crave talaga ako. Matagal ko nang gusto kumain ng sushi. Sabi ko, ay, gusto kong kumain ng sushi sa ganito. So, hindi ako nabibigyan ng chance na makapunta doon, makatry yung sushi nila. So, ngayon, sabi ko, pag hindi ko pa tinikman yun, hindi ko na talaga siya matitikman kahit kailan. So, meron naman akong tinry nung una. Yung para siyang, ano, para siyang maki. Ganon. Pwede na! Tapos meron siyang konting sushi. Yung sushi niya, kasing size ng tatlong pirasong, ano, tatlong butil ng bigas. So, sabi ko, parang hindi ko naman... hindi ko siya sure. Or I mean, hindi ko alam kung hindi ko siya nalasahan. Hindi ko nalasahan yung lasa niya kasi sa sobrang liit talaga. Hindi ako kumakain ng mga hilaw na pagkain kaya gusto ko siya itry. Kasi mukha talaga siyang masarap. Pero hindi ko alam kung magugustuhan ko siya. Yung in-order ko ngayon, minimum niya 12 pieces. Tuna, mix siya ng tuna tsaka salmon nigiri. Kasi hindi ko alam kung magugustuhan ko siya. So, tatry pa rin natin. Wait lang, nandiyan yung nagde-deliver. Wait lang. A few moments later. Ayan, guys. So, ngayon, nakuha ko na siya. Ito na siya. Tatry na natin. So, para na rin siyang nabibiliin katulad sa mga convenience stores. So, parang 7-Eleven, ganyan. Halimbawa, pero wala namang sushi sa 7-Eleven. Parang gano'n siya kasi sabi nila yung tama daw na pagkain nito talaga, yung kagagawa ng chef, straight na agad sa bibig mo. Ganun daw talaga. Siyempre, para fresh na fresh yung isda, diba? Tsaka hindi rin naman yun pwedeng frozen, diba? So yan, natatry natin siya. Nakitingnan natin. Bubuksan natin naman. Kung ano makikita natin. Tapos nakita ko to, yung sushi na nandun sa picture nito, buo. Ibig sabihin yung tuna niya, buo. As in, yung kanin, ano niya talaga? Cover na cover talaga. Kasi natikman ko, kasing price lang nito, pero yung tuna niya, kasing liit lang na ng butil ng bigas, mga 2 piraso. Eh, hindi ko malaman kung gusto ko ba yung hilaw na isda o hindi. May kita natin. Mukha talaga siyang masarap, pero siyempre, mukha lang. Pero hindi ko gusto talaga yung kumakain ng mga hilaw. Tignan natin. Wow! Ang cute niya! Sabi sa inyo, maganda talaga siyang tignan eh. Gosh! Wow, ang ganda niya talaga yung tignan! Ito siya. Papakita ko sa inyo. Pero bubuksan ko muna din sa plastic o nilaman. Ang ganda. Nag-order na ako yung tuna at saka... salmon. So, hindi ko nga alam kung ano dito yung salmon at ako yun. Andra. Binigyan nila ako ng mga ilang chopstick. Nila lang mag-isa lang kain. Pero syempre, pag hindi ko naman ito na, bibigay ko na lang ito sa kanila. Syempre, pag hindi ko talaga kayang kainin. Yan ako naman kalamansi. Andra. Ano to? Hindi ko alam kung ano to. Ano kaya to? Hindi mo siya mukhang isda. Pero lasang sibuyas. Pero masyado mabango. Atsara. So weird! Study ko yan. Oh, pinatong sa laptop. Dito na lang.
Tapos, syempre, ang aloase. Ano ase to? Aloase. Ano ase to? What? Bro, what are you talking about? Basta, nakalimutan ko tuloy. Yung green, ano kasi? Nasa dulo ng dila, oh. Bro, may kimchi. Ito yung kimchi, tsaka, syempre, toyo. Ayan, kompleto ng mga besh. Siyempre, papakita ko sa inyo yung itsura niya. Wait lang. Ayan, para sa close-up na look, heto siya. Siyempre, bubuksan na natin. Ayan, so 12. Tingin ko ito yung salmon, ito yung tuna. So, tingin ko lang, hindi ako sure. Ano ba yan? Excited ako kainin kasi mukha talaga masarap talaga. Chopstick, ito. Ayun, nalalao na. Wasabi. Wasabi. So, walang masabi. Ang gagawin natin ngayon eh, ihahalo ko muna to sa to ay sa kalamansi. Tapos, ayun, ayusin muna natin para matira na natin. So, let's get ready to rumble. So, ano kaya yung una nating fifikman? Wala, ay haluin muna natin. Tapos, buksan natin yung wasabi. Ayan siya. Tapos, tabi natin itong, oh, sige, buksan na rin natin, pero tabi lang natin kung ano man ito. Tapos, syempre yung kimchi, buksan din natin. Tapos, ilapit na natin. Ayan. So, una natin titikman ito. Ang cute niyang tignan eh. Wait lang, baka malag lang. Uy, kapit na kapit. Excited na ako. At the same time, kinakabahan ako kasi nga hindi ko alam kung ano yung loss. Sabi nung, wait lang. Sa tingin ko, di ba nilalagyan dito ng wasabi sa baba? Dinikita na to ng ano eh, ng wasabi. So, parang extra lang to, di ba? For extra flavor. Sabi, kakapanood ko ng video, ang tamang pagkain daw nito, dapat nakapababa, tapos dito lang daw sa gilid nito. So, tingnan natin. Experimentin natin yung iba-dabang klase pagkain nito. Pero at least, gayain muna natin tama. Yan. So, tatry na natin ang unang bite. First bite. Hindi ko alam kung ano yung first bite ko. Tuna o salmon to eh. Hindi masama. Isarap. Grabe. Yung in-expect ko, sabi ko, sa tingin ko talaga mukha siyang masarap kainin, pero hindi siya mukha lang masarap sa paningin pero hindi masarap sa panlasa. Kasi nga, feeling ko yung isdang fresh na fresh talaga na kain mo. Parang hindi ko mati. Ang sarap niya. Ngayon, tignan naman natin itong brown, dark brown. Ito ang hindi ko alam. Kaya cherry bumbum ko. Ito. Parang hindi ko siya talaga natikman at all. Parang wala siya sa pan, wala siya talaga. Parang ganun. Masarap siya. Cherry. Cherry ko siyang kainin. So, kung ano yung nakikita ko, na mukhang masarap, masarap pala talaga siya. Kala kasi hindi. Tama yung kinikrib ko talaga. Nang ilang taon. Ito. Ito, tingnan natin kaya di natin alam kung ano ito. Achara siya talaga. Pero hindi ko alam kung anong klase sibuyas ba na achara. Ewan ko. Pero ano ko, achara siya. Kapag kinain mo siya, tinatanggal niya yung lasa sa bibig mo. Tinatanggal niya yung, halimbawa, kung kinain mo nigiri na salmon, matatanggal na siya sa dila mo yung lasa niya.
parang mare-refresh yung panlasa mo. Ganun. So, dahil ginawa natin tamang formula kung paano siya kainin, ngayon naman, mag-experiment na tayo ng iba't ibang kung anong gagawin natin dito. Sa tingin ko, lalagyan ko ng konti pang wasabi, ay yung toyo ng wasabi, or wasabi ng ano, mga nigiri. So, tingnan natin. So, una, kunin natin ito. Caribou noodles. Tapos, lagyan ng konting wasabi. Pampaanghang. Gusto ko kasi maanghang talaga siya. Ay! Nangangalaglag. So, ipahid lang natin. Try natin siyang nakapahid. Kung ano lasa. Damihan natin ng konti. Sabi nila yung mga ito daw, puro artificial talaga sila. Yung mga nabibili lang na paste sa mga supermarket, parang artificial lang. Kasi yung totoong wasabi daw, yun nga ang halaman na kinukod-kod. Yun yung totoo na ano niya talaga. Ayan. Tingnan natin kung hindi mag... mamagay-lalamunan ko nito. Tingnan natin kung kaya natin lasa. Tikman natin. Nasa yung camera. Sarap. Sarap. Sige mo, nakalimutan ko pa yung dip sa soy sauce. Ulat. Try naman natin lagyan ng kimchi. Alam naman masama nag-experiment, di ba? As long as sa tingin mo, makasasarapan ka. Ay, nakain mo. Yan, pwede natin gawin lahat. Tapos, dito soy sauce. Tapos, ayan. Sarap! Ang sarap. Mas nag-iba yung lasa niya. Nilagay natin ito. Ang sarap. Hindi ko nga. Ang sarap niya. Ngayon naman, hindi kaya natin try na lagyan ng konting wasabi yung toyo. Yan. Para mas mag-anghang pa ng konti. Ito hindi siya pwede talaga ihalo kasi para siyang ano, yung aalisin niya yung lasa sa dilaw. So ayun naman natin yun. Siyempre pag kinain mo yung tuna or yung salmon, gusto mo malasan talaga siya. Nagpa ng konti. Yung wasabi. Hindi mo siya ganun kaanghang. Yung pinahiran ko siya. Fairness, masarap siya talaga. Ang sarap. Ang lambot sa lila. Ayun naman, ba't di natin na-try na kasama yung wasabi? At saka yung ano, pagsamayin na natin. At saka kimchi. Hindi ko nga nalalasan na isda yung kinakain ko yun. As in, zero lansa. Walang kalansa-lansa, mga best. Pero alam ko na marami nga hindi kumakain nito kasi nga, yun na nga, kasi nga fresh siya. Pero di ko na-expect na, ano, di ko malalasan. Siguro dahil din doon sa pinagbilan ko. Yan. Nadagan natin. Masarap siya na may kimchi, ah, in fairness. Yun. Na masyadong marami, mawawala yung essence ng sushi. Dip sa soy sauce. Tapos, lapang. Wow. Yan guys. So, oops. Try natin ulit. Yan. Ay, yung ibon! We're going ibon sa loob. Nakapasok siya. Yan, kasi, ay, ano natin ulit. Tampi-tampi natin ng sabi ulit. Kasi gusto ko talaga maahang siya. Wow.
Hero, ano to Hero? Yung itong light brown. Ano siya? Tuna or salmon? Hindi ko kasi alam dito kalin yung salmon tsaka kalin yung tuna eh. Masyadong, parang ano lang eh. Hindi ko kasi alam. Yeah, alam ko lang, yan. In-order ko siya. In-order ko lang siya na sabi ko tuna tsaka salmon. Pero di ko alam kung dito tuna tsaka salmon. So ito pala yung salmon. Ayan. So lalagyan lang natin na ganyan. Salo natin kimchi kasi na ano pala masarap yung may kimchi. Ayan. Tapos i-dip lang yung tip. Sauce lang ano. Soy sauce. Yung tip lang. Hindi yung buo ha. Tapos, yun na. Parang siya natutunaw sa dila mo kasi hindi mo malalasahan na... As in, wala siyang lasa eh. Walang lansa. Wala talaga lahat. Ang sarap. Akala ko, isa lang yung makakain ko dito kasi inisip ko, ay mukha na siyang masarap. Pero pinig ko talaga, di ko siya magugustuhan kasi di ako makain ng fresh na... Yung ano, yung hindi luto. Ganyan. Meron akong kinakain. Mas gusto ko yun, yung kilawin. Fresh siya, di ba? Pero nilalagyan siya ng mga... Ano kasi yun, pinupuno siya ng mga garlic. Oo, tsaka garlic, diba? As in, yung malalasan mo lang yung... Ay, garlic. Ano yung ginger? Malalasan mo lang yung ginger talaga. Hindi yung... Kulang nga lang, mas maraming ginger, diba? Sa isda. So, gusto ko yung kilawin na yun. So, medyo busog na ako. Nakain ko siguro, ano? 4, 5, 6, 7. Medyo mahina akong kumain, pero naka-7 ako, ha? Sa totoong ano lang, makakain ko lang dyan, dalawa o tatlo. Pero akala yung naka-7 ako. Sabi ko sa kapatid ko, bibigyan ko siya ng tuna. Tinistest ko lang siya kasi first time kong kumain. Tapos sabi niya sa akin, ha? Hindi ka pa nakain ng ano? Sushi? Pero hindi pa. Pero nakakain ako ng mga maki. Yung mga kimbap, yung, tsaka yung ibang klaseng sushi, yung sushi na, yung pinapatungan ng mayonnaise, tapos pinapatungan ng, ayun ko yung kulay orange, sa taas, ayun ko ano yun, bilog-bilog, yung mga gano'n. Sashimi na lang yun. Ay, hindi pa din, hindi pa din. Kasi inisip ko rin yan, kung hindi ko kayang kainin yung sushi, itong nigiri na to, hindi ko siya kayang kainin, paano ko pa makain yung, ano yung sashimi, sabi ko, kasi talagang purong isda yun, di ba? Wala naman talagang kanin. Ito, para siyang atsara. Tinatanggal niya yung lasa sa dila mo. Parang nire-reset niya lahat. Kasi hindi ko alam kung ano to. Ano pati sinasabi to, hindi ko alam kung ano siya. Pero lasa atsara, hindi ko alam kung sibuyas to, ano. Pero masyado siya mabango. Atsara. Buo. Pato na rin dito. Okay. Ano mo na yan? Nakamunta ko ng tawag. Parang tatanggalin niya, maasim siya na tatanggalin niya lahat na nasa dila mo, no? Yung nasa sa dila mo. Okay ba ako kumain ng dito? Ano? Sino? Ikaw? Ikaw. Bakit? Hindi, tayo ka na. Bakit? Hindi yung nakikita ko eh. Sinabi ko yung sa kanila. Sabi ko yung proper way. Kukuha ka ng konti tapos yung pinaka-tip, itong tuna, yun lang yung i-dip sa sauce. Ay, sa soy sauce. Kung i-dip yung kanin. Oo nga. Tapos pabalik ka, di ba? So yun guys, at least, nakatikim na ako ng sushi. For the first time. Masarap siya para sa first time. Kasi iniisip ko din dati, first time ko na nga nung kakain ng sushi, syempre dapat sa talagang masarap na tapos sulit pa. Hindi ko na-expect na sa work na presyon to, makakabili ako ng ganitong karaming pieces. Kasi usually 3 pieces, but super mahal na, ganyan. Mas quality pa. Kaya, recommended as masarap. Tsaka yung first time, or kapag di pa kayo kumakain ng sushi, huwag nyo muna din sabihin na, ay, di ko kakain yan, or di ko kaya kain yan. Mas maganda, itry nyo muna para masabi nyo kung gusto nyo talaga siya o hindi. Malay nyo pala, ayaw nyo itry, pero
Hindi yan pala. Magiging favorite niya pa. Diba? So, yun lang yung vlog ko. See you next time, guys. Sana sa susunod, mas mapaaga yung next kong vlog kasi after 3 months din ako pag-vlog kasi nga sabi ko nilipat kami. Okay, bye-bye!